Hello mga friendship! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's vlog, anong pag-uusapan natin? So, nung isang araw, naglakad-lakad ako. So, nagalagala ako sa mall nung isang araw and I went to TK Maxx. Yes, I went to TK Maxx para magtingin-tingin kung ano ba ang pwedeng bilhin sa TK Maxx. Actually, kaya ako parang naingganyo pumunta sa TK Maxx kasi nakikita ko sa ibang social media accounts na pag pumupunta ka sa TK Maxx, eh may nabibili kang branded items, which is sometimes it was a luxury branded items for a fraction of a price. Well, hindi naman ganun siya kababa, pero less mo siyang mabibili para ka naka-discount. Ganun! So, pumunta ako sa TK Maxx and guess what? Guess what? So, first time ko nagpunta sa TK Maxx na nakakita ako ng luxury brand item. At kung ano yon? Well, syempre, you better stay tuned para malaman mo kung ano ang nabili ko. So, ayun na nga. Pumunta nga ako sa TK Maxx. Actually, to make a very, very long story short, aksidente lang yung pagpunta ko dun sa TK Maxx na store na to. Bakit? Kasi hindi naman talaga TK Maxx yung sadya ko dun sa mall na yon. Nagkataon lang na when I went to that shopping center, eh, may TK Maxx. So, sabi ko, why not? Sige, check natin kung ano ang pwede kong makita. So, I went there and then I saw this, yung, wala kasi akong video kasi I'm not sure if I'm allowed to have a video dun sa store na yun. So, para hindi na lang din ako pagalitan ng management nila, so I didn't take any video. So, what I did was, wag na lang, yun na lang. So anyway, so dun sa gitna, na, hindi naman gitna, pero kumbaga, this is store, meron silang parang glass cabinet. So I went there kasi sa mga nakikita ko sa ibang social media accounts na dun nila nilalagay yung mga branded nilang item. So pumunta ako dun, ikot-ikot, nag-check ako, and then I saw this luxury branded item na nagulat ako na meron sa TK Maxx. Actually, I think nakakita naman na ako ng Gucci, ng Chloe na wallet and sunglasses. Kaya lang, hindi naman ako mabili noon kasi I can't wear sunglasses, I got prescription glasses. So, ano ba yung nabili mo? Sabihin mo na. Actually, maliit lang naman siya. And guess what? Obviously, ano naman kayo na naman. Ganun. Ganun mga sasabihin nyo for sure. So, napabili ulit ako. Ayan, nakikita nyo na. Hawak ko na. Ng Dior lipstick. Ayan. Roche Dior lipstick on the shade of 888 Strong Red. So, ba't ko siya binili? Kasi sabi Strong Red. And, pero nakikita ko na to doon, actually, ma'am, parang isa na siya sa mga gusto kong bilhin. Kaya lang, Dior is expensive din. It's an expensive brand of lipstick. This one is a 3.5 gram or 0.2 ounce na lipstick. So, it's a full size. It's brand new. It's matte. Ayan, nakalagay dyan. Matte. At kung tatanungin nyo, ang alam ko talagang price nito is like at least $66. Nakalagay naman sa ano niya. Ayan dyan, sa TK Maxx. Ano niya. So, $66. At nabili ko lang siya for like $50. So, it's like at least, I don't know, 20 to 30% off. Eh, ang Dior, hindi naman siya nag-go off. So, for sure, may magtatanong din sa akin, are you sure it's legit? I think so, it's legit. Di ko naman din siya alam kung meron siyang mga fake na ganito. But anyway, it's cheap. Buksan na natin habang
Dal ako dito. Wala pa akong Dior lipstick. Okay? I never had one. Ayan, CD. So, hindi pa ako nagkakaroon ng Dior lipstick. So, this is my first Dior lipstick as well. Wow! Para hindi siya, di siya dark na dark. Ayan. So, may Dior pa siya dyan. Ewan ko nakikita nyo. Ayan, may Dior pa siya dyan. And hindi pa talaga siya nagagamit. So, para sa testing ko talagang red siya, is watch na natin. Ayan. Ooh! Red siya! Eto na naman tayo. Red siya sa swatch, okay? Red siya sa swatch. But, titignan natin kung red din siya kapag nilagay ko na siya sa labi ko. Ayan. So, as always, wala tayong nilagay dyan. Plain yan. Plain! So, wala tayong ano dyan. So, iswatch na natin. Medyo baba ko lang ng konti. Ayan. So, red siya ha. Pero hindi siya dark red na ano ko. Pero sabi strong red daw eh. So, we'll swatch it again. As usual, wala pa rin po akong salamin. Ayan. Dito ako titingin. Ayan. Actually, parang hindi siya red na red. Hindi siya dark red. Sabi lang naman sa kanya, strong red eh. Ayan. Mix ang aking parang may ano siya, pigmentation. Ganda rin pigmentation niya sa akin. Cute. So, with this one, medyo mix emotion sa ano ng color niya. Kasi parang, obviously, hindi siya dark red. Okay? May pagka-light red siya. Kasi alam ko, yung dark red nito is yung 999. Mga madam, pasensya na medyo may sipon-siponin pa si Madam. Okay? So, I think this one is not the darkest red nila. But, it's one of the good shades of red. And I like it. Nakakatuwa lang kasi ngayon with the red lipsticks that I got. They are all sort of same color, red, but different shades of red. So, may mga red ako na pinkish red, pero mas more on red. Meron akong yung red, ano man tawag nila dun? Blue red. Meron din akong palm red. And this one, I'm not sure what it's called. But, it's red. Actually, maganda siya ha. Hindi ko siya na ano na... Feeling ko nung una natatakot ako kasi... I'm not sure kung anong kulay nito. Kasi most of the time na pumupunta ako to check Christian Dior, I always go for 999 lipstick. Kasi sabi nila, yun yung, yun yung reddest lipstick ng Dior. So, tsaka yun yung pinakasikat na red lipstick ng Dior. But then, I realized meron siyang mga ibang reddish color na hindi siya na hindi ko siya napapansin. Kasi parang ako, pag tumingin kasi ako ng red lipstick, it's more on kailangan dark. And sabi nila, mas nagiging mabagay sa akin. Lately, may nagsasabi sa akin na mas nagiging bagay sa akin yung red, but it's light red. Not too dark. Yun. But this one, I like. Oh my God, I like it. It's only $50, okay? It's only $50. And I think it's a good find. Kasi, wala na akong nakikita ng ano eh. Hindi naman sa wala na nakikita, pero siguro na-chambahan ko to. So, tignan nyo naman, oh, TK Maxx talaga yan. Hindi yan joke na baka sabihin mo, hindi ko binili sa TK Maxx. Nagagawa lang ako ng kwento. No, it's not. Meron siyang ano, TK Maxx sticker. So, I had a good find na nakita ko to. Good find, good value, and I love the lipstick. So, ito na naman. Meron na naman akong pang-araw. Hindi naman pang-araw-araw. Yung pinagpapalit ko pang-araw-araw. So, dami na ng lipstick ko. Ewan ko kung
kung paano ko pa sila ilalagay sa lips ko kasi ako yung hindi nagre-retouch masyado ng lipstick. So, kung ano yung lipstick ko nung umaga, that's it na yon. Unless probably I will remember na, oh, kailangan ko pala mag-retouch. Ganun. Hindi ako yung mapalipstick. Pero minsan meron kasi ako lipstick na nag-i-stay talaga siya sa lips ko ng ganun katagal. Ako kasi yung taong ano eh, may mannerism ako sa aking labi. Yeah, labi. Yeah. May mannerism kasi ako, mahilig ako mag-lick ng lips ko. Hindi yung pouch ha, yung ganun. Eh, basta. Mannerism nga eh, minsan hindi ko na rin naalala. But, kaya minsan feeling ko kinakain ko yung lipstick ko. Kaya nawawala siya agad. And syempre pag kumain ka, may lipstick na transfer proof. And I think this one is a transfer proof. So, kahit na anong gawin natin, we still try it. And I think it's this transfer proof. Ay! Transfer, hindi siya transfer proof. Ano ba yan? Mali-mali. Yeah. Nata-transfer siya. So, hindi siya transfer proof. But, kahit na na-transfer ko siya, yung color niya nandiyan pa rin, no? Ang ganda. Oh, ayan na ha. Marami na akong binibigay sa inyong clue ko anong mga lipstick ang gusto ko. Ay, char. Baka may nakikinig dyan, magregalo ng lipstick. Alam niyo na kung anong mga shades ko. Ay, taray. Nagparinig lang po. Ayan lang ang aking vlog for today. Thank you, TK Max, at nakita ko to. Actually, yun nakita ko to, hindi ko na ito bintawa. Talagang kinuha ko na siya agad kasi nga yung price is cheaper than pag pumunta ka sa mga obviously, pag pumunta ka sa Dior or sa mga Myers or David Jones. Anyway, thank you so much. We'll see you again next time. Bye!